ayun ang kilay ko. Ayun yung mawala. So, try natin yung cleansing wipe. Pal na kilay. Gito. Matanggal kayo sa asay, tonto. Sinasabi mo, yung ginawa niya yung kwarto, tatlo sunod-sunod na kwarto, tigil-tigil sa mga yan. Kay Dave sa dulo. Mali na naman ang iniisip mo. Oy, baba, doon nga pupunta ang kusina at banyo sa kwarto ni Dave. Oh, tapo. Sa dulo yun. Ano ba ito? Ano to, north? South. Paano mo, west. Paano mo nalaman na north, south? East, north, south. Yun na, south. Ano? East, no. Paano mo nalaman na naman yung rising sun? Ano ba? Ano? Basta nasa right mong east, nasa taas mong north, nasa general mong north. Ano yung nest W? So itong ang kusina. Ano yung sinasabi ko sa'yo? Pagpasok ng main door. Oh my, Japanese style. Japanese style. Ano yung Japanese style? Ito wala akong matalino dito sa bakod na ito. Spotlight. Ano nga yun? Sige nga, sabihin mo kung may idea ka. Oh. Pagpasok mo, yun eh, yung mag-uubad siya sa sanila. Ah, oh, tapos? Malagaya na din ang mga sanila. Ah, oh, tapos? Ayun, ma, nanonood yun ang Korean drama, alam niya. Paano nga, paano? Pagpasok mo dyan, yung parang isang kwarto na may bababa ko dyan. Yun. Ganun ba talaga? Hindi. Nakababa, sabi niya. Pagpasok... Pwedeng nakaba, nakababa, pwede naka-elevate. Paano nga, halimbawa? Pagpasok ka ng main door. Alam ko na naman. Ito nga, ibubukas mo siya. Pagbukas mong ganyan, may step na isa, nandito lahat na iwan ng mga tsinelas. Tapos, papalik ka sa taas, iwan na ba tayo? Dapat naka-mic tong dalas. Paano may ganun ang kwarto natin? Jiblik naman ang kwarto mo. Tapos yung butas, doon ang dahapin. Tayo na, rito. Tapos air ko lang mga malaki. Kaya ang bubong na lamang raramid dyan sa taas. Mapasok ko dito ang naka-rising sun. Meron ko dito ang window. So mag-expect dito. May isa lang ganito, tig-isa. Ah, kalahati nga yan, no? Ito na ang main door. Bukas. Oo, magtatagal ng chinelas. Tataas ang paa. Ayun na yan. Oh, tanggal na yan. Oo, tanggal nga. Pero ito. Yung daw layas ng layas, tinatanggalan ng kwarto. Bo. Ano ba? Ay, nakita mo. Naging kusina. Hindi. Nagpa-plano dito? Anong plano mo? Bo, akin yun. Ha? Akin yun. Hindi kusina yun. Wala akong tutulog. Eh, dito sa kusina ka matulog. Hindi. Akin yun. Hi guys, so it's day 2 ng pag-film ko. Samahan niyo ako muna mag-makeup habang nagkukwentuhan tayo kasi wala lang trip ko lang. Sobrang dapat kasi hindi ko na i-vlog 'yon, yung reaction ko kagabi. Gusto ko lang kasi makita yung aking genuine reaction. Yun yung nararamdaman ko na pangarap ko lang magkailaw ng ganang kabongga. Ngayon wala akong ilaw ngayon kasi maaga. Ayaw ko muna gamitin, mamaya ako gagamitin pag tapos ako mag-makeup. Hindi naman ako pro guys sa makeup, kaya I mean, ito lang yung gumagana sa skin ko, ito yung gumagana sa akin. So, kung nasa sa inyo na yan, kung trip nyong gayahin, yung mga pinaggagawa ko dito. Pero hindi ako professional makeup artist. So, chika ko lang sa inyo, di ba bumili ako nitong Maybelline? Na tattoo brow styling gel. Kahapon ko lang siya tinry, pero meron pang bakas oh. Totoo nga yung chika sa TikTok na matagal siyang mawala. Meron kasi ako nakita yung bago, yung Lucky Beauty kay Andrea
brillantes. Ang kaso, be, gusto ko din ma-achieve yung bushy brow ba yung tawag doon, pero hindi kaya ng patience ko mag-makeup ng ganong katagal, andain ka pang tumuyo, ganyang-ganyang eksena. So, ito, para sa akin, 2-in-1 na siya. Gel, at the same time, pwede mo ding i-shape yung brow mo na parang pa-bushy brow. Tapos, ang matindi nito, kahit pawisan ka, kasi nagpunta ako ng Tagaytay kahapon. So, medyo mainit din sa biyahe. Tapos, alam mo yun. Hindi naman malamig sa Tagaytay ngayon, summer din. Kaya pawis-pawis ang lola nyo. Pero nagulat ako pag uwi ko kagabi. Hanggang ngayon, ayan pa siya. So, i-retouch lang natin siya ngayon kasi gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko siya ginamit. Sa mga napanood ko kasing review dito sa product na to sa Maybelline, meron silang ginagamit na pencil pang outline. Kahapon kasi nag-powder ako from Miniso ata to. Matagal na to eh. Parang 5 years na yung brow powder ko. Kaya nag-decide na akong bumili ngayon. Ayan naman ah. Para ma-trend naman tayo. Tsaka mabilis mawala yung powder, guys. Eh, pawisin ako eh. So, sabi ng mama ko, ganan-ganan lang daw siya. Pataas. Wait lang. So, dahan-dahan lang yung pag-ano natin. Kasi, baka pasobra yung itim. So, kailangan magaan yung kamay nyo para lang kayo nagamit ng yung, ano ba yun? Tawag yun? Eyebrow gel. So, wait lang. Yung katulad sa strokes. So, ito siya. Guys, medyo napakapalata yung lagay ko dito sa kabila. Dito. So, nare-remedyohan lang natin. V, ang hirap niya tanggalin. Kapag pala naglagay kayo nito, nasa na ba yung eyebrow? Be, pag naglagay kayo ng tattoo brow ng Maybelline, advice ko lang, konti-konti lang yung ilagay nyo. Kasi tino nyo nangyari sa kilay ko. Para na siyang cannot be touched, cannot be moved. Kanina pa ako dito pinupunasan. Parang napakapal kasi guys yung lagay ko. Hindi siya mabura. Yun lang yung downside niya guys. Pero waterproof nga. Hindi siya matanggal ng tubig. Boy, kanina pa ako dito. Baka mapunit na yung kilay ko. Kasi gusto kong bawasan sana. Napadami dito sa part na to. Ayan o. Ang shade ko nga pala is gray brown. Kapag ganito yung color ng hair nyo, medyo dark. Close to black. Gray brown daw yung kunin, sabi sa TikTok. Pero kapag naman ang color ng hair mo nasa brownish shade na light, merong medium brown tsaka dark brown. Yan. So far, hindi ako nagsisi sa kinuha kong shade. Ngayon nga lang, hindi lang ako sanay. Siguro mag-apply. Ayun o, hindi siya matanggal. V, paano gagawin ko dito? Ayoko kasi masyadong makapal na kilay. Lagay tayo. Matanggal kaya sa acetone to. Bee! Ano to? Ayan o, sa close up. Maganda dito sa kabila, dito hindi. Dito na, from Lux Organics. May nakukuha pa konti-konti, at least, di ba? Tapos mababawasan yung itim ng kilay ko. Ayoko na masyadong maitim na kilay. Okay. Tsaga-tsaga lang. Grabe tong Maybelline. Grabe ka. Ito, guys. Pag-aralan lang nyo itong ilagay. Promise. Huh? Inidiin ko pa yung wipes. Ah, ayaw. Okay.
Buti may natanggal na konti. Ulitin natin yung paglalagay. Kakaloka kami bilhin. So, tip ko lang sa gagamit nito sa bibili. Ganunin nyo muna. Bawasan nyo yung product. Kasi pag tiniretso nyo pala sa kilay nyo, ang hirap talagang tanggalin. Hindi nyo ma-edit. So, at least to, bawas na siya. Yan. Isa pa sa pro tip ko, kasi nire-reapply ko, is pag nagkamali kayo kagad ng lagay, burahin nyo na kagad yung mali. Para hindi siya tumagal ng ganun. Kasi mas mahirap siyang tanggalin pag natuyo na siya. Siguro talagang practice lang to, guys. Practice nyo yung paglalagay. So for me, guys, okay na itong kilay na to. Medyo time-consuming siya. Kapag nagkamali ka, so kailangan sobrang gaan ng kamay mo. Parang ka nagpipainting, parang ka nagdodrawing sa watercolor. Pero napatunayan naman natin na sobrang tagal niya matanggal. Kailangan pa ata ng acetone para mawala. Kay dumating sa tamang panahon, ikaw na nga ang hinahanap ko. Sorry, Mayra, ha? Sa pagkanta ng kanta mo na medyo sinsanado. Akong biniling dalawa from Maybelline and then from Romand. Try muna natin yung Maybelline kasi medyo matingkad yung color sa Romand na binili ko. So, i-top lang natin siya dito. Ayusin na. So, ito yung packaging niya. Super cute, super classy. It's my first set of makeup na binili sa Maybelline kasama yung brow, tattoo, at saka yung isa na cushion matte tint na ginamit ko kahapon. Pag binuksan mo siya ganyan, try natin dito kung makikita nyo. Para magkakulay lang yun. Guys, para magkakulay lang yung binili ko. So, ganyan. This is the shade Charm number 100. Good luck. Kita niyo yun, dalawang apply lang, pero sobrang intense nung pigment. Patutuyuin mo daw to. Nang ilang minutes. Para siya maging super long lasting. Lakas siya maka nude shade. Ito yung mga hinahanap ko eh. Guys, yun ay simple tip lang. If you want to be young looking and fresh looking, use nude and glossy lipsticks or lip tints whatsoever. So kapag magma-matte lipstick ka, nude yung gagamitin mo. At kapag naman ano, gusto mong mag-lip gloss, ayan. Kahit anong color na lip gloss, basta may shine, it can make you look younger. Diba kaya nga sa mga beauty pageant, yung ginagamit nilang mga lipstick, may gloss. Kasi pag tama ng camera, pak na pak yung lips nila. Natutunan ko yan sa mga makeup artists throughout the years. Kapag red lipstick, it can make you look matured. So, ito naman guys, yung Roma na Blur Fudge Tint. Nahirapan ako dito sa paghahanap. Kasi, hindi ko maintindihan kung anong kukunin kong shade. Yun talaga. Kasi napakadaming maganda sa Romand at saka sa Maybelline. Talagang pumili lang din ako ng pinaka worth the money. So, yung mga prices ito, ilalagay ko na lang dyan sa screen kapag in-edit ko. So, ito siya. Shade 7 Cool Rose Up. Ang ganda. Super parang minimalist type ng lalagyan. Pag binuksan mo, ganun siya. So, ilagay naman natin sa kabilang side. Sa right. Itong Roman. Kita nyo. Pagkalagay pa lang natin, parang may buo siyang ganyan. Pero smooth naman siya. Mukha lang siyang drying. Yun din yung una kong akala sa kanya nung nagtitingin ako sa internet ng mga reviews about sa kanya. Pag may nagbi-video, mukhang dry.
yung consistency. But nung ina-apply ko, smooth naman, be. Mukha lang talagang dry, pero smooth siya. Ayan. Eksena, oh. Ilalagay lang natin siya sa top ng Maybelline na charm. Para lang may gradient yung lips. So. Ayan na siya, guys. Super cute. Tapos, tignan natin sa hands kung magaganan. Okay, smooth lang. Kita nyo. Guys, para na ako nagla-live sa ilim nito. Pero, para sa inyo, yan, tagawin natin. Move lang natin yung camera dyan. O, yung liwanag pa rin dito sa part na. Okay. Sige. Yeah. Tapos. Na ako nahirapan sa ring light nung bumili ako ng ring light. Hindi siya maka... Hindi ko ma-fold. Tapos gusto ko travel friendly. Like, kuwari, pumunta ako sa ibang lugar. Sa magbakasyon ako. Pwede pa rin ako mag-vlog na may magandang lighting. So, kaya ito yung pinag-investan ko ng ilaw. Kasi Ay! Kaloka. Yan, nagaganan siya. So, kung may mag-product shooting ka, let's say, content creator ka, pwede mo iganan yung ilaw. So, ako gusto ko fix lang muna siya sa ganito. Kasi nga, we're trying to vlog. Using ko lang yung stand. Para make sure na hindi siya bababa. Likod. Hey, ang liwan. Bong. Yan. So guys, ganito yung itsura niya, oh. Na-adjust yung sa tripod. Tapos ganun. Against the light. Say hello. Pwede ka ng tripod eh. So yun nga guys, ito na yung last part ng second video. Kasi yung nauna is yung unboxing ko and then ito yung pangalawang clip. What a Sunday. And hindi na ako masyado nakapag-film sa outlet Lipa kasi in-enjoy ko na lang din yung moment na yun. So, nag-insert lang ako ng konting montage, ganyan. So, ang eksena, gusto ko lang magpasalamat, no? Lalo na doon sa mga nagsusupport sa akin sa aking TikTok account. Ayan, kung hindi dahil sa inyo guys, hindi ako makakabili ng mga equipments ko and even hindi ko, alam mo yun, yung ini-imagine ko na may makakaintindi sa akin. Kala ko sa imposible yun. Eh, ano ba naman ako, be? Diba normal na tao lang din naman ako. Hindi naman ako yung mga sikat na talagang mga influencer. Pero, hindi ko inakalang makaka-build ako ng community sa TikTok kung saan magkaka-wavelength na lang. So, magkaka-wavelength tayong lahat and then we understand each other. We support each other's growth. So, I'm so very, very happy
And I'm so grateful sa lahat na nagko-comment lagi, sa lahat na nagla-like, nag-share, tsaka lalo na sa mga nag-gift, no? Ayan. So, thank you, guys. Guys, manifesting dito din sa YouTube. Sana dumami din tayo yung community na mabibuild natin. And if you didn't follow me yet, please follow me here on YouTube at GorgeousDaisyM, at Instagram, same username, and on TikTok. Lahat yon pare-parehas at GorgeousDaisyM. So, my content is all about life itself. yan ang content ko. Wala kong certain niche. Yan. Anyway, guys, thank you guys for watching, and I hope to see you on the next video. Bye.